5, 4, 3, 2, 1. So guys, welcome back to my channel. Pag-usapan natin ngayon, kamusta na ba ang mga airs nyo pagkaraan ng isang taon, dalawang taon? Well, sa akin, magtutuyos na itong airs ko. Pero, as of now, wala pa naman akong problema ang nakikita. So ngayon, na napapalitan ko pa lang naman dito ay yung laman nung nagpalit na ako ng air cleaner. So, ito lang yung mga accessories lang na ganyan. Sa makina, wala pa. Kahit itong crankcase natin, hindi pa natin ito nabuksan. Well, as of now, ang reading or ang takbo pa lang ng aking Aerox ay nasa 6,000 pa lang. Dahil hindi ko naman siya masyadong ginagamit. Kaya, ganun pa lang yung audio na tinakbo niya. So, papakita ko sa inyo kung ilan yung audio na ito. So guys, right now, ito pa lang yung tinakbo ng ating Odo. Ayan, 6,983. Huh? So, mag-2 years na to sa aking motor na to. No? Hindi ko lang siya masyadong gamit dahil meron pa akong ibang motor na nagagamit. Kaya, mostly, lagi lang siyang nandito sa garage. At, pag malayo, ginagamit ko siya pero hindi naman madalas. So, ayan guys, no. Pero kung makikita nyo, hindi ko pa yan nabuksan yung makina na yan. So, hindi pa rin na-check kung ano yung mga, kung okay pa ba. Pero sa takbo niya, okay at smooth pa naman. So, wala pa naman akong naririnig o nakikitang problema. Kaya, hindi ko pa siya pina-check. So ngayon, gagawin natin, i-check natin siya. Dahil, syempre, hindi natin inaasahan, baka sa pagbiyahe natin, palitin na pala yung belt, or yung drywall, o yung drive natin, torque drive. So, i-check natin at meron akong naisip na idea, bala ko sana itong i-lighten itong crankcase cover natin. So, magkakaroon siya ng design na kahit pa paano makadagdag forma. So, huwag kayo maglala kasi mura lang naman itong cover na itong side crank cover natin na ito. Nasa around 400 lang ito pag binili mo sa Yamaha store. So, usahan na natin. Guys, kung mapapansin nyo, ano, ang dumi ng crank cover natin, itong crank case natin, no? Nag-stick yung mga putik dito, mga buhangin. So, yun yung nagkakos ng dumi na nakakadamage sa pintura or sa ano niya, sa metal niya. Pati yung mga foam niya. Marami na rin mga nag-stack na
buhangin at saka mga alikabok. So ito lilinisin natin, no. Better talaga chine-check to every 3 months para kahit papaano nakikita natin kung maayos pa ba o magkakaroon na ng diferensya. So babaklasin natin, guys. Dito pa yung mga sticker ng cereal niya. Yes. Kasi hindi pa natin ito nabuksan. Hindi pa ito napacheck sa Yamaha. So ako na yung check nito para naman maalis din yung inip natin sa quarantine na to. Guys, ang dumi ng buhangin saka yung ano, no? So ito yung lilinisin natin. Pero ibabap na lang natin to para kumintab. So yung loob medyo malinis pa, no? Hindi pa ganun karumi. Makikita naman natin na all in good pa lahat. Pero maganda na rin ito, tanggalin na rin natin para malinis na rin natin ito. Masabon na rin natin. So guys, baklasin na rin natin ito para malinis natin, masabon natin yung loob. So ito yung mga dapat na nililinis para maiwasan natin yung mga dragging saka yung parang dumudulas. Guys, ang daming dumi niya sa ilalim. Dami niyang buhangin. So yan, minsan yan yung nagkakos ng parang dragging or parang nag-i-slide na hindi kumakapit. Pero normally, pag nilinis mo lang naman yan, naalis din. Check na rin natin tong belt. Tsaka itong ating torque drive at clutch lining. So, maayos pa naman. Kapal pa. Finish pa. So, ang gagawin natin dito, lilinisin na lang natin. Dadagdagan natin ng konting grasa para sa ganun maging smooth uli yung kanyang takbo. So ituturo ko sa inyo yung pag-check ng fan belt natin, no? Kung ano yung palitin na, kung palitin niya ba o hindi ba. So kung makikita nyo, guys, ang fan belt natin, good pa siya.
Kasi ang tendency ng palitin at ang diferensya talaga kapag palitin ng fan belt, once inawakan nyo siya rito, chinek nyo. So kapag ginanyan nyo at makikita nyo itong part na to, ang part na to ay nakapalobo pa ng paganyan, good pa yan. So yan guys. Pero kapag itong part na to ay gumanyan na siya, yan na yung indication na palitin na yung ating fan belt. So pagka gumanyan na siya, pagka ginanyan nyo, at gumano na siya, kumaganyan na siya, yun na yung ibig sabihin na palitin na yung ating fan belt. Although kahit makikita mo yung kanyang physical ay maayos pa, pero malambot na siya. So wala na siyang siguro mas magandang palitan na. Pero ngayon ito, makikita nyo, once na ginanyan nyo, ayan guys, buo pa siya at maayos pa siya dahil makikita nyo yun dito sa dulo, yan yung indication, o yan yung sinasabi ko na okay pa yung pamblad. Pero once na inilan nyo yan dito at tumupi siyang paganyan, yan yung ibig sabihin, malambot na yung palm belt nyo. Mag-i-slide na yan. Hindi na siya ganun kabilis pumikap. Mapapansin nyo na magdadrag yung inyong motor. So, yan yung isang palatandaan pagka mag-check kayo ng palm belt nyo kung okay pa ba o palitin na. Random yan. Dahil meron siyang mga buhangin na pumasok sa loob. So, check natin yung ball kung okay pa. Well, okay pa naman guys, no? Medyo marami lang siyang likabo. So yung ball natin, itong fly ball natin guys, makikita nyo na nasa in good shape pa naman siya. Kasi ang isang nagiging cause din ng dragging, pagka nakita nyo yung bola nyo, may mga kanto na dito. So yun, nakikita nyo may ganyan, yung ganyan. So pag yan, malalim na yung parang kanto na yan. So, may indication na palitin na yung inyong mga flywall. So, ito hindi naman, no? Hindi naman lahat, no? Medyo okay naman, no? Ito lang isa na to, parang may kanto na siyang bagya. So, lahat okay pa naman. Bilog pa naman. Wala pa naman siyang mga kanto. Diyan yung mga nagkakos, kuminsan yan yung nagkakos ng ingay. Tsaka yung parang nagda-dragging na pansin nyo, yan yung tumatama sa gilid. So pag oblong na to at may mga kanto na, yan ang nagiging cause ng ingay na parang may lumalagitik. Hindi na smooth yung kanyang ikot. Meron na mga kantong pag umikot siya, hindi na pantay, hindi na balance. So ito, dilinisin na lang natin, no? Medyo sasabunan na lang natin siya sa loob na to para matanggal natin yung mga dumi na nandito. Pero ngayon, unahin man natin tong mga clutch lining natin at sasabunin lang naman natin siya, dilinisin. So nakita nyo guys, ito hindi umaabot yung, kasi hindi naman ako palabirin. Hindi ko naman na isasagad pa ng gusto or napapatakbo. Ang maganda kasi indication na makikita mo magandang performance. Kung yung belt mo umaabot na dito, ito yung mark ng belt. Kung umaakyat siya dito, yun yung ibig sabihin, yun yung magandang
dumudulo. Pero ito hindi pa naman kasi natin ano, around nasa takbo lang natin ito is 80-100. So takbong chubby lang tayo. Kaya hindi rin ako mahilig na alam mo na mahirap ang ano ngayon once na ma-accident ka. So ride safe lang tayo parate. Hindi naman natin kailangan makipagkarera, maging matuli. Pero minsan gusto rin natin maging mabilis lalo kung nagmamadali ka. Lilinisin na lang natin ito para maano natin yung malinis natin at maging smooth maula yung mga tracking. Ito yung mga basic na gagawin mo sa motor mo. Kung kaya mo naman at meron ka naman gamit, better na ikaw na lang yung magbaklas. Makakaminus ka pa sa labor. Magkano rin naman ang labor ng pagpapabaklas nito, 350, 300. So kung sa mga katulad natin, mas maganda siguro kung yung sarili mo ikaw na mismo yung magbabaklas para matutunan mo. So less na rin sa minus na rin sa gastos nito. So guys, lilinisin ko na. Sa mga kamoto, no, better check nyo rin yung mga crankcase nyo. Kasi nanotice ko lang dito, no, kita niya yung mga pinanggalingan nandun. Nung nilihiya ko siya, parang meron ako napansin sa kanya mga hole. Ito yung mga parang mga butas na yan. So yan yung usually nangyayari kapag yung dumi na nandito sa may dito sa may form natin yan. Pagka yan na nagko-contact dito sa metal na to, nagkakaroon siya ng corrosion dahil sa dumi at saka yun sa maalat na limbawa, tubig, ulan or putik. So nagkakaroon siya ng corrosion. So yung mga dumi na nagiging sanhi dito. So parang kinakain yung metal niya. Saya ko nakikita niya yung mga parang butas niya. Kaya ang dami niya. So niliha ko na siya. Lumabas yung mga ganyan. Pero may part siya na makinis ito. Yung hindi tinamaan ng foam o ng dumi ng nakakabit sa ating crank cover. So ito lang yung part na kung mapapansin nyo kanina sa video. Ito yung part na madumi. Ito rin yung part na may mga butas-butas. So yan, po-focus natin. Kita niya guys. Ayan. Para siyang mga butas na maliliit. So better check nyo yun sa inyo. Mas maganda kasi nito kung mas bago pa lang yung motor nyo. Better na i-check nyo muna kagad. Kasi alisin nyo yung foam kung maaari. Alisin nyo na kagad yung foam. Another one. So yun guys, no. Ayan, focus natin yung holes. Marami siyang butas. So pangalawang beses na nangyari sa akin 'to.
yung sa NMAX ko, ganito rin. Nagkaroon din siya ng mga butas na ganyan. Dahil matagal ko rin siyang hindi nabuksan. So sa inyo, better check nyo na yung sa inyo hanggang mas maaga para makita nyo kung magkakaroon na siya ng ganitong parang corrosion na nagbubutas. Ano yung metal. So ayan o. So ang plano ko sana rito ay babapping ko tapos pakikintabing ko. Kaya lang, I noticed na meron siyang mga butas na ganito. So, hindi na siguro abutin ng liha to dahil parang malalalim na. So, much better siguro ang i-faint ko na lang din to. Ipinturahan ko na lang siya para matakpan yung mga holes niya. So, yan. Ganun na lang yung plan ko. Ipinturahan ko na lang siya. Ilihain ko muna, then pipinturahan ko. So, yan guys, yung liha ko na yan. Pero meron pa rin siyang bakat ng mga butas. So ipa-primer ko na siya, pipinturahan na lang natin para mapakinis natin ng maganda. Baka sakaling matakpan yung mga butas, mawala. Gamitan natin ng samurai. Coat na natin ng sparkling silver. So ito, ang gagawin natin dito, lalagyan natin ang design, lalighten natin, bubutasin ko to, part na to, dito, sa mga part na to, tsaka ito, lalagyan ko ng butas. So ito, alisin na rin natin to, kasi ito yung nakakasira dun sa pintura na metal ng ating ano, CVT crank, kaya alisin natin ito. Ito iwanan natin to kasi ito yung nag maharang sa mga buhangin, mga likabok na pumapasok sa loob. So diyan dito na lumalabas yung intake saka yung ano ng hangin. So, ito hindi natin ito gagalawin. Ito didisenyuan natin siguro. Tignan ko kung malalagyan pa natin ng magandang design to. So ito hindi po pwede kasi nandito nga yung po na naging ano siya nagsasala nung lumalabas at mapasok na hangin. So ito lang ito. Kasi natin ito wala naman itong ano. So magiging okay pa rin. Hindi pa rin siya papasukin ng tubig kahit umulan man o umaraw. Dahil ito importante. Ito wala nang use. Tsaka hindi rin siya iingay. Dahil nga hindi naman natin siya bubuksan o bubutasin sa part na to. Tsaka sa part na to, ito lang. So ayun, tingnan lang natin kung ano magiging outcome. All I know is that to be up. All I know is you to be up. All I know is me to be up.
All I know is you to be a So yun mga kamoto, tapos na natin linisin yung ating mga
So, ito bagong palit lang natin to, no? Kaya malinis pa to. Washable na tong filter natin na ikinabit. Kaya once na dumumi, pwede natin hugasan lang ng gasolina o ng gaas. Tapos hangin na ng hangin para matanggal yung pwede na natin ipalit kasi washable nito. Pinalitan ko na siya nung nakaraang buwan. Mamaya na pala natin ikabit to. Gagawin muna natin guys yung ano, yung cover natin, yung crankcase cover. Ito yan, ito siya ngayon, oh. Ilagyan na natin siya ng design na bubutasin. So ayun yung pattern ko, ilagyan ko na siya ng design na pwede kong lagyan ng mga lighten, ilighten ang gilid na to. O yan, nakikita niya yung guwit na yan. Yan yung mga tatanggalin natin. So ikabit ko muna pa bago natin ikabit yung ano. Patasin ko muna to. So guys, ito yung natapos nating design. Lalagyan natin ng ngayon kung nagustuhan nyo guys, likes nyo lang saka mag-comment kayo. So hindi ko na naisama yung video ng paano natin ginawa, baka i-upload ko na lang sa susunod na video ko. So huwag lang po kayo magsawa mag-subscribe saka i-like nyo na rin, mag-comment na rin kayo kung meron pa kayong mga gustong i-topic natin or i-project natin. So, ikakabit na natin siya ngayon.